Welcome sa araling panlipunan 8 class, kasaysayan ng daigdig. Sa video ito ay tatalakayin natin ang unang yugto ng imperialismong kanluranin. Nagsimula noong 15 siglo ang dakilang panahon ng eksplorasyon o ang paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. Ang eksplorasyon ay nagbigay daan sa kolonyalismo, pagsakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Tatlong bagay ang itinuturing na motibo para sa kolonyalismo dulot ng eksplorasyon. Una ay ang paghahanap ng kayamanan, pagpapalaganap ng Kristyanismo at ang paghahangad ng katanyagan at karangalan. Noong 15 hanggang 17 siglo, naganap ang unang yugto ng imperialismo kanluranin. Ang imperialismo ay ang paghihimasok, pag-impluwensya o pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. Ito ay maaaring tuwiran o dituwirang pananakop. Mga motibo at salik sa eksplorasyon. Ang Asya ay isa na kaakit-akit na lugar para sa mga Europeo. Bagamat ang kanilang kaalaman tungkol sa Asya ay limitado lamang at hango lamang sa mga tala ng mga malalakbay tulad ni Marco Polo at Ibn Battuta, napukaw ang kanilang paghahangad na marating ito dahil sa mga paglalarawan dito bilang mayayamang lugar. Mahalaga ang aklat na The Travels of Marco Polo sapagkat ipinabati nito sa mga Europeo ang yaman at kaunlaran taglay ng China. Hindi kaya't ito ang mga Europeo na marating ng China. Samantala, itinala naman ng Muslim na manlalakbay na si Ibn Battuta ang kanyang paglalakbay sa Asia at Africa. Nakadagdag ang mga tala ni Marco Polo at Ibn Battuta sa hangarin ng mga Europeo na maghangad ng mga bagong ruta patungo sa kayamanan ng Asia, lalo pa at ang rutang dinaraan sa kanlurang Asia sa panahong ito ay kontrolado ng mga Muslim. Sumang-ayon na panahon sa mga manlalakbay at mga ngalakal na ito na matuklasan ang kompas at astrolabo. Kapwa malaki ang tulong ng dalawang instrumento ito sa mga manlalayag. Ang kompas ay nagbibigay daan na tamang direksyon habang naglalakbay, samantalang gamit naman ang astrolabe upang sukatin ang taas na bituin. Mga bansa nagpasimula na paglalayag at nagtuklas. Dalawang bansa sa Europe ang nagpasimula ng paglalayag at pagtuklas ng mga bagong lupain, ang Portugal at ang Spain. Nanguna ang Portugal sa mga bansang Europeo dahil kay Prinsipe Henry the Navigator na naging inspirasyon ng mga manlalayag sa kanyang panahon. Siya ang nag-anyaya sa mga lalubhasang mandaragat na magturo na tama paraan ng paglalayag sa mga tao. Sukdulan ang kanya pangarap na makatuklas sa mga bagong lupain para sa karangalan ng Diyos at Portugal. Sa panig ng mga Espanyol, nagsimula ito noong 1469 nang magpakasal si Isabela kay Ferdinand ng Aragon. Paghahanap ng spices. Ang spices ay ginagamit nila bilang pampalasa sa kanilang mga pagkain at upang mapreserba ang mga karne. Mula noong 13 siglo ay naging depende na ang Europe sa spices na matatagpuan sa Asia, lalong-lalo na sa India. Ang kalakalan ng spices sa Europe at Asia ay kontrolado ng mga Muslim at ng mga taga-Venice, Italy. Dahil sa pagmumonopolyo sa kalakalang ito, ay naghangad ang mga Europeo mangangalakal na direkta magkaroon ng kalakalan sa Asia ng mga spices na kailangan nila. Ang panlupang kalakalan ay di na garantisadong protektado dahil sa mga pananambang na ginagawa ng mga Mongol, kaya mas minabuti ng mga Europeo na gamitin ang katubigan. Ang Portugal ang kauna-unahang bansang Europeo na nagkaroon ng interes sa paggagalugad sa karagatan ng Atlantic upang makahanap ng mga spices at ginto. Noong August 1488 ay naglakbay si Bartolomeo Dias mula Portugal. Dumaan siya sa karagatang Atlantiko hanggang makarating sa pinakatimog na bahagi ng Africa na tinatawag na Cape of Good Hope noong 1488. Ang paglalakbay ni Dias ay nagpakilala na maaaring makarating sa Silang Asya sa pamamagitan ng pag-ikot sa Africa. Noong 1497 naman
ay apat na sasakyang pandagat ang naglakbay na pinamumunuan ni Vasco da Gama mula Portugal hanggang sa India. Ang nasabing ekspedisyon ay umikot sa Cape of Good Hope, tumigil sa ilang mga trade posts sa Africa upang makipagkalakalan at nakarating makalipas ang 10 buwan sa Calicut, India. Si Prinsipe Henry ay anak ni Haring Juan ng Portugal ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng mga paglalayag sa pamamagitan ng pag-aanyaya ng mga mandaragat. Siya ang naging patron ng mga manlalakbay kaya ikinabit sa kanya ang pangalang ang Navigador o The Navigator. Dahil sa kanyang may itinaguyod na paglalakbay, ay nakarating siya sa Azores, Isla ng Madeira, at sa mga isla ng Cape Verde. Ang paghangad ng Espanya ng kayamanan mula sa silangan. Ang pagpapakasal ni Hari Ferdinand V ng Aragon at Reina Isabella I ng Castile noong 1469 ay naging daan upang ang Spain ay maghangad din ng mga kayamanan sa silangan. Ang pinagsanib na lakas ng kanilang kaharian na naging daan sa pagpapadala ng mga ekspedisyon sa silangan na ang una ay pinamunuan ni Christopher Columbus, isang Italianong manlalakbay. Noong 1492 ay tinulungan si Columbus na ilunsad ang kanyang unang ekspedisyon. 3 buwan ang inilagin ng kanyang paglalakbay nang maabot nila ang Hispaniola na kasalukuyan ay ang mga bansang Haiti at Dominican Republic at ang Cuba. Pagbalik niya sa Spain ay pinagpunyi ang resulta ng kanyang ekspedisyon at binigyan siya ng titulong Admiral of the Ocean Sea, Viceroy at Gobernador ng mga islang kanyang natagpuan sa Indies. 3 expedition pa ang kanyang pinamunuan bago siya mamatay noong 1506. Narating niya ang mga isla ng Caribbean at sa South America, ngunit di siya nagtagumpay sa paghahanap ng bagong ruta patungo sa silangan. Noong 1507, isang Italianong nabigador, si Amerigo Vespucci ang nagpaliwanag na si Columbus ay nakatagpo ng bagong mundo. Ang lugar na ito na lumaon ay isinunod sa pangalan ni Amerigo kaya nakilala ito bilang Amerika. Ito ay naitala sa mapa ng Europe kasama ang iba pang mga bagong diskubre ng mga isla. Dahil sa lumalalang paligsahan na pagpapadala ng mga ekspedisyon ng Portugal at Spain, humingi ang mga bansang ito na tulong sa Papa sa Rome upang mamagitan sa kanilang mga paglalabanan. Pope Alexander VI ang nagpalabas na papal bull na naghahati sa lupain maaaring tuklasin na Portugal at Spain. Noong 1493 ay gumuhit ng line of demarcation ang Papa. Ito ay isang hindi nakikitang linya mula sa gitna ng Atlantiko tungo sa Hilagang Pola hanggang sa Timogang Pola. Ipinaliliwanag dito na ang lahat ng mga matatagpuang kalupaan at katubigan sa kanlurang bahagi ng linya ay para sa Spain at sa silangang bahagi ng linya ay para naman sa Portugal. Nagduda ang mga Portuguese sa naging kinalabasan ng kanilang pagtatanong kaya nagpetisyon sila na baguhin ang naunang linya na dapat mapunta sa kanila at sa Spain. Sa pamamagitan ng kasunduan na Tordesillas noong 1494, nagkasundo sila na ang line of demarcation ay baguhin at ilayo pakanluran. Ipinakikita dito na noong panahong iyon ay pinaghatian na lubusan ng Portugal at Spain ang bahagi ng mundo na di pa nararating ng mga taga-Europe. Ang paglalakbay ni Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan ay isinilang sa Sabrosa, Portugal noong 1480. Taong 1519 na magsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portugis na ang paglalakbay ay pinondohan ng Spain. Nilakbay ng kanyang ekspedisyon ang rutang pakanduran tungo sa silangan. Natagpuan nila ang silangang baybayin ng South America o ang bansang Brazil. Nilakbay din nilang isang makitid na daanan na tubig, ang Strait of Magellan sa kasalukuyan. Pinasok ang malawak na karagatang Pasipiko hanggang marating ang Pilipinas.
Sa habang ng paglalakbay, nakaranas sila ng pag-aalsa ng mga kasamahan at pagkagutom. Ngunit, nalagpasan nila lahat na ito at nakatagpo ng malaking kayamanang ginto at mga pampalasa. Naging matagpay din sila na madala sa Katolisismo ang mga katutubo. Ngunit, si Magellan ay napatay ng isa sa mga tauhan na katutubong si Lapu-Lapu. Kung kaya, si Juan Sebastian Elcano ang nagpatuloy ng pagdalakbay mula Pilipinas pabalik sa Spain. Sa pangkalahatan, nagpatunay ang mga ekspedisyon na maaaring ikutin ang mundo at muling makabalik sa pinanggalingan. Ito ang unang circumnavigation o pag-ikot sa mundo. Itinama nito ang lumakaalaman ng mga Europeo na ang mundo ay patag, na itala sa mapang iba pang kalupaan sa silangan kaya't lalo pang nakilala ang mga yaman nito. Ang mga Dutch. Sa pagpasok ng 17th siglo, napalitan ng mga Dutch ang mga Portuguese bilang pangunahing bansang kolonyal sa Asia. Inagaw nila ang Molucas mula sa Portugal at nagtatag ng bagong sistemong plantasyon kung saan ang mga lupain ay pinataniman ng mga halamang mabilis sa pamilihan. Nagkaroon din ng mga kolonya ang mga Dutch sa North America. Pinangunahan nito ng English na manlalayag na si Henry Hudson na naglakbay para sa mga Dutch. Napasok niya ang New York Bay noong 1609 at pinangalanan nitong New Netherland. Noong 1624 naman ay isang trade outpost ang itinatag sa rehiyon na pinangalan ng New Amsterdam o ngayon ay kinikilala bilang New York City. Epekto ng unang yugto ng kolonyalismo. Maraming mahalagang epekto ang unang yugto ng kolonisasyon, tulad ng mga sumusunod. Ang mga eksplorasyon na pinangunahan ng mga Espanyol at Portuguese ay nagbigay daan sa malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan. Ito rin ang nagpalakas sa ugnayang silangan at kanluran. Nakapukaw ito ng interes sa mga makabagong pamamaraan at teknolohiya sa geografiya at paglalayag. Sumigla ang paglaganap ng sibilisasyong kanluranin sa silangan dahil sa kolonisasyon. Nagdulot na maraming suliranin ang kolonisasyon sa mga bansa sakop tulad ng pagkawala ng kasarinlan, paninikil ng mananakop at pagsasamantala sa likas na yaman ng mga bansang ito. Nagkaroon din ng pagbabago sa ekosistem sa daigdig na nagresulta sa pagpapalitan ng hayop, halaman, sakit sa pagitan ng Old World at New World. Dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa unang yugto ng imperialismong kanluranin.